Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay naka-base pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga. The International League Chapter 696. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, na isagawa nga niya ng Michi sa Uragi ang pangalawang ulo ng dragon. Ang be like a dragon, dominate your way to claim the victory, but don't forget it's not all about yourself. Maging parang dragon, idumina ang daan para makuha ang panalo. Ngunit huwag mong kalimutan na hindi ito para sa sarili mo. Yan nga ang rules ng pangalawang ulo ng dragon. Kaya naman dito nga ya, mahusay itong batang to. Madali matuto. Ang pangalawa at unang dragon ay kanyang nagawa. Ngunit ang pangatlo at pang-apat ay mahihirapan siya. Yan ay master naman ng kanyang kasama na si Rukawa. Wika nga nitong matanda dito nga ay. Anong ibig mong sabihin tanda? Nang ikatlo at ika-apat na ulo ay hindi masyado kamay ni Sakuragi. At gamay na gamay ito nitong si Kaede Rukawa. Yun ba ang dapat at kailangan mong ipabatid? Wika nitong si Ayakot Ditoy. Yun nga't hindi ka nagkakamali. Ngunit ang ikatlo at ikaapat na ulo ng dragon ay labis na napakapanganib at delikado na gawin. Wika nga nitong tanda samantalang dito nga. Team, back to basic tayo. Wala munang ISO. Kita nyo man ang diferensya. Wika ni Layman, kaya naman dito nga ay. Muli na namang pinasa ang bola dito kay Harold at dito nga ay. Ang ginawa namin kanina ni Bainum Maximus at ikaw Bainum, alam mo na ang kailangan na gawin. History repeats itself. Wika nga nitong si Harold lang biglang isang decoy screen nga ang naganap. At dito ay isang decoy screen na naman ang kanilang gagawin. Panigurado, dito ay Maximus pupunta ang bola. Wika nga nitong si Ayako at dito'y sakto nga pagpasa nga kay Maximus ng bola ay hindi naman lahat ay laging pumupunto sa painted area. Tugon ni Maximus sabay pinasa nga ang bola dito kay Layman sabay cut dito nga sa baseline at dito ay nako, isang tres na naman ata ang papakawalan nila. Wika ni Ayako, ngunit dito nga ay biglang ang hinabol nitong Sakuragi itong si Maximus at nagwikang ikaw Maximus, alam kong sa'yo pupunta ang bola. Wika ni Sakuragi, ngunit dito nga ay isang panlilin lang ang naganap. Dito nga tayo bihasa at mismong may pulang buhok ay walang kaalam-alam na siya ang biktima. Wika nitong si Coach Andy at dito nga ay tignan mo
ang bola at ang bantay mo sa Oragi, libre si Harold sa baba. Wika nitong si Ayako dito'y pagpasa ay isang easy slam dunk na nga lang ang kanyang ginawat dito'y. Unti-unting nakakahinga ang ating mga pambato. Marami pang nalalabis sa oras. Ipagpatuloy lang nila ang ball rotation na yan, panigurado. Unti-unting matatagpas ang malaking kalamangan ng Shoku. Wika nitong si Beta dito'y. Tama ka, Beta. Ang tanging karanasan nila sa ball rotation ang kailangang pairalin dyan. Kung nagkikipag one-on-one sila, walang saysay yon sa paggamayan ng Shoku. Wika nga nitong si Omega, kaya naman dito nga ya. Kung ito ang hanap nila, pues, pagbigyan nyo. Hindi lang naman sila ang nag-ensayo ng ball rotation eh. Tayo rin. At alam nyo na mas mahirap pa ang ating pinagdaanan na ensayo. Wika nga nitong si Coach Ansay at dito nga ay Osha Team! Ngayon, gagawin natin ang 7 na play. Alam nyo na ang kailangan na gawin. Ikukumit nyo ang yung sarili. Wika ni Miyagi at dito nga ay mag-ingat kayo. Isang play ang gagawin nila. Ang 7 ay ngayon pa lamang natin marinig mula sa Shoku. Hindi natin kung takbo ng ball rotation na yan, kaya maganda kayong lahat. Wika nitong si Coach Andy nang biglang pinasa nga dito kay Sakuragi ang bola. At pagkapasa nga kay Sakuragi ay dali-dali ang pumondo dito sa gitna itong si Mitsui at dito'y. Ano ang balak mo? At bakit ikaw ang siyang nakapondo dito sa gitna? Hindi mo trabaho to. Nakakapagduda. Wika nga nitong si Maximus nang biglang nag-cut nga itong si Mitsui patungo sa labas at dito nga'y ops, ops, ops. Huwag ka nang habol pa. Ito ang matibay na screen. Diba ganito rin ang yung play? Ha! Bigyan ng espasyo ang shooter. Wikan sa Oragi at Akagi at dito nga ay malas, malas, malas talaga. Nagsara agad ang pinto upang mahabol ko yung Mitsui na yun. Wikan ni Maximus, kaya naman dito nga ay wala na, libre na ako. Kahit na ano pang gagawin nyo, puntos at pasok na to. Wika ni Mitsui sabay pukul nga ng isang tres at dito nga ay isang airball nga ang naganap at dito nga ay walang yakagonggong. Inuna muna naman ang yabang. Isa ka talagang siraulo. Wika nitong sakuragit dito nga ay malas, malas, malas. Mintis ang tira ko. Inuna ko pa kasi ang yabang na wala tuloy ang pulso ko. Napakamalas naman talaga. Oo. Wika ni Mitsui at dito nga ay yan talaga ang napapala pag inuuna ang yabang. Isa si Mitsui na akala mo namang shooter, ngunit airball naman. Sigawan nga ng mga tagahanga na kupunan ng Vegas at dito nga ya. Nakaka-insulto yung sinabi nyo ah. Ako? Walang shooting? Sakuragi, Akagi, Rukawa! Pilitin yung kunin ang rebound at ibalik sa akin ang pola. Meron lamang ako papatunayan sa mga to. Wika nitong si Mitsui at dito nga ay nakuha nga ni Akagi ang bola at dito nga ay ipasa mo na sa akin ang bola. Dali na! Wika nitong si Mitsui at dito nga ay Mitsui, naaalangarin akong ipasa sa iyo ang bola. E ganyan ka naman, unghang kang punong-puno ng yabang. Wika nga nitong si Akagi dito nga ay basta, magtiwala ka na lang sa kanya. Pag nagmintis pa yan at airball, alam mo na, babatukan ko yan. Wika nga nitong Sakuragi at dito'y pagkapasa nga ng bola kay Mitsui. Biglang nagseryoso at nagwikang, ako nga pala si Isashi Mitsui, ang tinaguri ang Mr. MVP dahil sa kamay kong dala. At nagkampiyon sana doon sa kanagawa kung hindi lang naabutan ni Kiyota ang aking tira. At ito'y papatunayan ko na ang kamay ko ang isang mamamayagpag sa pinakamataas na liga. Wika ni Mitsui ng seryoso at dito nga'y talagang
pasok nga ang kanyang pinakawalan at talagang hindi man lang sumagi sa ring sa sobrang swak nito. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.